Good day mga kabesa. Sa project po natin ngayon ay gagawa tayo ng self-watering plastic pots. Gawa po siya sa recycled plastic bottle ng mineral water. Kagandahan po nito ng project natin na to ay hindi po masasayang yung tubig na pinandilig natin dahil masasahod po ng ating plastic bottle yung plastic pots yung ating idinilig na tubig. So, depende po sa panahon, usually magdidilig lang tayo sa ating halaman ng 2 to 3 times sa isang linggo. So, makakasave po tayo ng tubig. Sa project po na ito, ang ating mga materialis na gagamitin ay ang recycled na plastic bottle ng mineral water. Usually, mga 6 liters lang po siya. Ang ating pong gamit dito yung straight lang po yung sides ng mineral water. Plastic bottle ng mineral water. Yung gagamit din po tayo ng soldering iron. Gagamit po tayo ng cutter. Gagamit din po tayo ng tie wire para sa pantali natin mamaya. Plastic tie wire. Ng ruler para po mas maganda yung ating project. Pinaka-finishing natin, pipinturahan po natin siya. Gamit po tayo ng pintura at saka paintbrush. So, let's go mga kabesa. Una po natin gagawin ay tatanggalin po natin yung plastic na tangkay nung plastic butter ng mineral water. So, mas madali pong patanggal yung soldering iron. Once na mainit na po yun, press mo lang po dito sa side, sa pinakatangkay ng mineral water at kitang-kita po natin na pusang mapuputol o matutunaw yung plastic na tangkay ng mineral water. Yan po. Hanggang ayan po, kitang-kita nyo hanggang sa naputol na siya. So, madali na po natin tanggalin yung tangkay ng mineral water. Ayan po. So, malinis na po yan. So, isabay na rin po natin yung pagbubutas sa pinaka-cup ng mineral water. Ayan po. Butasan po natin ng kahit apat po na butas para po sa pinaka-drainage ng tubig galing sa ating halaman. Ayan. At the same time, dyan po din po sisip-sip yung ugat ng ating mga itatanim na halaman. So, ang next naman po ay yung pagkakat ng plastic bottle ng mineral water. So, ngayon po sa pagkakat naman ng plastic bottle ng mineral water, para makuha po natin yung ating tamang sukat, gamit po tayo ng ruler. So, mula po sa takip, susukatin po natin kung ilang inches yung hanggang sa pinakaliig ng o sa neck ng bote. Ayan po, makikita po ninyo. So, mula dito sa takip, mga hanggang 5 inches po. 5 inches ang haba hanggang sa pinakaliig ng bote. Tapos susukatin naman natin po sa pinaka base o pinakapitan ng bote. Susukat tayo ng mga 5 inches yung sinukat natin kanina at dito po tayo magpuputol. So, yan po. Puputulin na ho natin at sakto po yan pag tagay natin, pag baliktad natin. Kung mayroon po kayang gunting, pwede rin pong gumamit ng gunting. Pero mas madali po pag kaakyat. So, pagkatapos po natin makat yung bote ng mineral water, ang gagawin po natin ay
ibabaliktad po natin ito at siya pong ipapatong natin dun sa pinaka base nung bote. Yung plastic bottle, ayan po, magiging tsura niya. So, ganyan po. Yung next po dyan ay yung tatalian po natin siya ng plastic tie wire. So, gagamit po tayo ngayon ng soldering iron para bubutasan po natin yung pagtatalian natin ng plastic tie wire. So, siguro po mga tatlong plastic tie wire ang magagamit natin. So, yan po mga kabesa, basta mainit na. Bubutasan po natin yung ating pan, yung ating plastic bottle ng mineral water. So, mga half inch lang po yung pagitan. Half inch. Or pwedeng 1 inch po yung pagitan. So, matapos po natin butasan. Ngayon po ay talian po natin kaagad yung nagawa nating butas sa ano, sa plastic ng mineral water. Tatalian po natin ngayon. Ayan, katulad po nito. Ayan po. Natalian po natin na ganyan. Talan po natin, hipitan. Huwag po natin sobrang hihipitan dahil magtatali pa po tayo sa kabila. So ayan mga kabesa, natalian na po natin yung lahat ng tatlong butas na ginawa natin. Ngayon po ay hihipitan na po natin. Po natin yung tatlong tie wire na tinali natin. So, yan po. Ito magiging itsura niya. Po mga. So, yung pamputol po natin, pwede rin po yung cutter or pwede na rin po yung soldering iron na ginamit po natin. Yan po mga kabesa, yan po. Yung ginagamit po natin pangkat ng tie wire ay soldering iron. Ayan po. Napakadali lang po. Patang po natin ng soldering iron yung tie wire. Ayan po. Napakadali lang po niyang matanggal. Same time, hindi po nakakasugat yung dulo ng tie wire na pinuto natin. Better po natin matanggal yung sobrang dulo ng tie wire. Sisimulan na po natin yung pagbutas ng plastic bottle. So dito po maglalagay tayo ng kahit mga apat na butas. Oh. Yung pinaka tabasa ng tubig para pag nasobrahan po ng didig, mayroon po na yung tabasa ng tubig. Hindi naman po malunod yung ating halaman, hindi sobrang bulok yung ugat ng ating halaman. Maglalagay din po tayo ng butas dito sa paligid ng ating plastic pots. So, ay na pong bahala kahit mga apat o ayam na butas, pwede na po rin. So, yan na po. Tapos na po yung ating project na recycled plastic bottle na ginawa nating paso.
Ang gagawin po natin dyan ay susunod ay iinit po natin itong pinaka gilid niya, pinaka bunganga ng plastic para po hindi masugat yung ating halaman. Kasi matalim po ito eh. So, pwede po tayong gumamit ng gumang plancha or pwede rin po tayong gumamit ng gas stove natin. Gawin po natin ay babalik na rin lang po natin yung pinakapatungan ng kaldero. Yan po, babalik na rin lang po natin. Saka po natin sisindihan at papainitan. Ngayon po pag habang hintay lang po tayo ng mga ilang segundo at iinit na po yan. At pag mainit na po siya, papatayin natin yung ating karan. Saka po natin ipapatong, ipapaikot yung dulo ng ating plastic material. Mangyari po dyan ay ito po. Yung pinakadulo po ng gilid ng ating plastic ay mapaflat at hindi na po masusugat yung ating mga halaman. So mga kabesa, ito, after po nating magawa yung ating plastic bottle ng mineral water na ginawa natin paso. So ito po, titestingin po natin kung paano po siya makaka hold ng tubig after natin magdilig. So ganyan po, after natin magdilig, ganyan po ang nangyari po sa kanya, yung tubig na dinilig natin ay maiipon po sa ilalim. So yan po, yun po mangyari sa kanya, hindi po siya matatapon. Hanggang so yung makakatipid po talaga tayo sa tubig na dinilig natin, hindi po natin kailangan lagi magdilig. So katulad yan, o yan po na ipon po yung tubig sa ilalim ng bote, yung plastic bottle sa pinaka base po. So yan, tubig na po na yan, yan din po ang sisipsipin ng halaman sa susunod na mga araw after nating magdilig. So wala pong nasasayang na tubig.